So, of course, available din naman yung user manual natin. So, ito yung sample screenshot ko ng user manual natin. In case na may makalimutan tayo, so at least meron tayong document na pwede natin balikan. Ayan. So, proceed na tayo sa system demo natin. So, unahin ko yung administrator natin since dito manggagaling yung natin, yung mga users natin and yung ticket operator natin. So, dito tayo ngayon sa administrator. Ito nga pala system natin is hindi siya naka-online. Available lang siya through our local area network or landline. Since sa vaccination lang naman siya ginagamit. Every Friday. Tama ba, Juan? Every Friday. So, ayun. So, hindi na siya necessary pa na i-upload online. Since dito lang din naman yung mga users and client natin. Yan. So, ito yung dashboard na sinasabi ko kanina. By the way, ito yung mismong administrator account. So, itong mga widgets dito, dinidisplay niya lang kung ilan na yung mga ticket na waiting, priority, on process, completed, no show, and kung ilan na yung total na ticket na na-print natin. So, dito rin is makikita lang natin yung parang services. Yan. Kung ilan na ba yung ticket na napunta dun sa service na yun. Yan. So, pakita ko lang din itong videos. So, hindi naman to hindi naman siya ginagamit sa vaccination queuing system natin, pero available siya dito. So, dito kasi is, hindi na tayo nag-upload ng video, ikaka-copy na lang natin siya dun sa mismong part. So, hindi na, i-skip ko na tong part na to since hindi naman siya gamit sa vaccination queuing system natin. Pero, ayun, playable pa rin siya. Ayun yung gamit natin dun sa luma natin vaccination. Yan. So, itong printers, since hindi rin naman ang ginagawa na lang sa vaccination queuing system natin is nagpiprint na lang sila ng pre-printed na ticket. So, hindi na rin ito need na iset up pa. Yan. Yan yung archives. Mamaya, magdi-delete ako. Then, dito natin siya i-restore. Users tab natin. Under siya ng libraries. Then, ito yung users. Click lang natin. So, ito yung mga tunay na user nung queuing system natin. Hindi ko siya ma-reset kasi ito yung ginagamit na nila Sir Juan tuwing Friday. Yan. So, pakita ko lang din kung paano nga ba siya nagana. So, mag-add tayo ng isang user. So, pipinapan lang natin to. So, ito kasi yung system na to is way back 2019 pa. Isa siya sa mga una kong project na ginawa. Hindi na siya masyadong in-adapt. Hindi na siya masyadong in-upgrade since functional naman siya. So, itong pagsaset ng password natin is ito pa yung lumang way namin ng paggawa ng user accounts. Yung mga bago kasi nating account ngayon is may mga default password na. Yan. So, dito, pwede naman natin siyang ibigay sa user natin and pwede niya rin i-change. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung sinet ko. Then, select tayo dito ng operator type. So, dati kasi pwede kami gumawa din ng iba pang admin. Pero ngayon, hindi na siya necessary. So, dito na lang tayo sa service operator and ticket operator. So, kung service operator yung gagawin natin, of course, may lalabas ditong services kung saan siya i-assign. Kung aling screen yung i-manipulate niya. So, gawa tayo ng isa. So, save tayo. So, once na nag-save siya, makikita naman natin dito yan. So, nandito na siya. And pwede naman natin siyang i-update.
natin siya doon admin or ticket operator, pwede naman yan. So, pag service operator, then inilipat natin siya ng service, pwede rin naman. Yan. So, napunta na siya ng counseling. Tapos ito na rin updated name niya. Pag nireset naman natin yung password niya, so, ang magiging default password niya is 12345. Ayan. So, dito lang din natin yan iseset. Na baka kasi makalimutan ni user yung password niya. So, yung admin din yung magre-reset ng password na yan. So, hindi ko na siya i-reset. I-redact ako na siya ng delete. Yan. So, wala na siya dito. Mapupunta na siya dito sa archives. Ayan. Makikita nyo dun sa users, nandito na siya. So, kung gusto man natin i-restore, click lang natin yung restore. Then, pagbalik natin sa users, nandito na ulit siya. Pero permanently ko na siyang i-delete. Module natin, which is the services. Yan. So, ano nga ba itong mga services na to? Yan. Ito yung mismong screen natin na kapag may sinerve na yung service operator natin, dito siya mapupunta. Ayan. So, pwede tayo mag-add ng services. Halimbawa ay validation. So, nandito na rin siya. Then, ganun din naman siya. Pwede siyang edit. Then, pwede rin siyang i-delete. At the same time, mapupunta ulit siya sa archive. Same lang siya ng mga process natin sa user. So, itong monitor na to, yung monitor icon na to, is ito yung mismong screen natin. Ito yung makikita ng mga client natin kapag sineserve na yung number nila. Tapos, ito yung ticket booth. Basically, ito din yung function ni, ano, ni ticket operator. So, mag-a-add ako ng isa kasi pwede rin mag-add si mismong administrator natin. Yan. So, ang ginagawa sa vaccination queuing system is hindi na to sineselect nila. Diretso ng registration since yun talaga yung unang process nila. May mga circumstances lang kasi or scenario na nangyayari is nawala nila yung number. Minsan, nabalik sila dito sa mismong screening. Yan, hihingi sila ng ticket dun sa ticket operator natin. Pero ang default nito sa atin is dapat itong registration talaga. Yan, upon visiting the page naman is naka-default siya sa registration. Yan, so kung meron tayong PWD or unprivileged na mga client is gagawin natin siyang priority. So, ano nga ba yung classification ng priority natin? Yung mga mother with child or buntis, PWD, senior citizen, yung mga ganong ano, client natin. So, dapat pinapriority sila. Yan. So, print natin. So, makikita natin na meron ditong this is a priority ticket. And magkukulay red naman to. But, ano siya? Ayun yung palatandaan natin na priority yung ticket natin. Then, print lang natin. So, ayan, automatic naman siya na mag-a-update na number 2 na yung next na number natin. So, kung gusto natin na diretso na, regular lang siya na client natin, print lang natin siya. Ayan, so mag-a-add lang. So, ito yung ano, yung counter na sinasabi ko kanina. Meron tayong services na registration. Kada isang services, may iba't iba silang counter. Pwede kasing dalawa yung mag-serve dun sa isang service natin. Sino na yung nakapagpabaksin dito sa LMC? Ayan. Diba yan? Dito, yung vaccination po dito sa hospital yun. Ayan. So, diba makikita po natin dun na meron mga ano, kanya-kanyang counter. Yan, kanya-kanyang booth. Tapos pipila sila doon isa-isa. Although lahat naman yung registration, but ayan, na-accommodate kasi siya ng system natin. So kung mag-a-add man tayo ng panibagong counter sa ano, sa, halimbawa, sa registration. Yan,
ayan, dito rin natin siya gagamit sa libraries, tapos counter. Tapos, ayun nga, add count. Pipil agad lang natin to, then mag-a-add na siya ng counter. So, kung makikita natin, ayan, meron na tayo counter 3 sa registration. Tapos, pagtingin natin sa, ano natin, sa mismong screen ulit ng registration, ayan, tatlo na siya.